Magandang araw sa atin mga ka-TH. At once again, this is Saikuno Torehanta. Welcome back sa aking YouTube channel. At ito ay update ito mga ka-TH sa hukay na ating kapwa-TH na gustong magpatulong. In-update nila ako sa kanilang mga markers na nahukay doon sa kanilang spot or digging spot. Ito yung unang in-upload ko sa aking mga vlog mga ka-TH. Yan, chicken and sun marker sign. Sa hindi pa nakapanood ng video na ito, hanapin ninyo ito sa mga na-upload kong video mga ka-TH sa hindi nakapanood. At ang ngayon ay idugtong ninyo para tuloyan ninyong maunawaan, lalo na sa mga kapwa nating TH Hunter na gustong matuto, lalo na sa mga hidden trail marker or HTM. At ito, na sa mga 19 na talampakan, ito nakuha nila mga ka-TH, yung mga markers na yan. Actually, 5 yan mga ka-TH na iba't ibang uri or hugis na mga heart marker mga ka-TH na nakukuha nila sa kanilang area. Kaya bigyan ko ng kaunting linaw ang kanilang mga sign na nakukuha. Kaya ito ay update sa kanilang hukay. Napakaganda kung masunod natin ang mga hukay ng ating kapwa ka-TH. Kahit na ang mga deposit ay hindi na nila pinapakita ang mga ka-TH. At nabigyan lang tayo ng kaunting update para ang kapwa, mga kapwa nating ka-TH na gustong matuto, lalo na sa mga hidden trail marker, ay meron silang kaunting malalaman. At yan, alam naman natin yan mga ka-TH, ang mga heart marker ay yan ay nagpapahiwatig ng napakalaking treasure deposit na binaon ng mga hapon. Yan kadalasan ang nilagay ng mga hapon, lalo na kung malapit ka na sa spot na kinalagyan ng treasure mga ka-TH. Isang heart marker, yan ang ginagamit ng mga hapon sa mga baguhan. Pero sa mga veterans treasure hunter, alam nila yan mga ka-TH kung ano ang meaning niyan. Kaya ito daw ay nakapalibot sa kanilang hukay ang 5 heart marker, ang mga directional point ng mga patulis ng heart mga ka-TH, yan ay nagtuturo ng spot. Ito lahat ay nakaturo patungo sa ilalim mga ka-TH. At itong heart na ito sa ating kapwa ka-TH na nagpatulong, ito ay uri ng trap, kadalasan poison mga ka-TH, ang ganitong klaseng heart marker. Mayroong tapyas dito, lagyan ko ng lines. Yan mga ka-TH. Yan ay trap, either bato or mga poison. Yan ang tingnan natin. Pero ito, tingnan ninyo ka-TH kung saan ito ninyo banda nakuha. Kumuha kayo ng cross alignment sa compass at tingnan ninyo kung saan ito banda. Pag na-point na ninyo kung saan ninyo ito banda nakuha, yung area na hinukaya ninyo nito ay yun ang tingnan ninyo. Dahil ang side na yun ay mayroong poison. Kaya yan ang kilatisin ninyo ang lupa mga ka-TH, lalo na kung maitim na. Dahil napaka delikado ang mga poison trap mga ka-TH. Kahit nga kami,
laging nag-iingat sa ganyang klase ng mga poison dahil hindi natin yan makakita, mga ka-TH. Di katulad ng mga bumps or mga stone trap na pwede natin gawa ng paraan. Pero ang poison, mga ka-TH, kahit mag-gas mask ka pa at gumamit tayo ng ventilation, wala tayong assurance na wala yung epekto sa ating katawan. Hindi natin alam kung ano ang mga organs ng ating katawan, ating liver, kidney, or mga lungs natin ang kayang sirain ng ganyang klase ng mga poison. Dahil napakaraming uri ng toxic chemical na hinalo ng mga Hapon, lalo na sa mga cemented rock or mga lupa, mga ka-TH, na contaminated of poison. Kaya kunting ingat, mga ka-TH, at pakiramdaman ninyo ang area. Kapag meron na kayong maramdaman, kailangan mga 3 araw, huwag muna kayong maghukay, mga ka-TH. Pasingawin ninyo para lumabas ang poison na andyan sa inyong hinuhukay. At ito ang mga bato na kadalasang makikita natin, lalo na kung malapit ka sa deposit, mga ka-TH, sa hindi nakakaalam. Ito ay ipaalam ko sa inyo ang mga secret ng Yamashita Treasure, mga ka-TH, na kapag malapit ka sa area, ito ang makikita ninyo. Circular ko, ka-TH. Yan. Mga diamond shape na mga bato na andyan sa inyong mga hukay. Mga diamonds yan, mga ka-TH, at patulis na mga bato. Yan ang nagsilbing guide natin sa treasure hunting. Kapag malapit ka sa deposit, merong mga diamonds na andyan sa area. Lalo na kung mga diamonds ang una mong makukuha sa area. Dahil ganito kasi yan, mga ka-TH. Ang kadalasan ang mga Hapon, nagtaka ang mga treasure hunter, bakit madaming mga sign na andyan sa palibot, pero bigla na lang itong mawala. Hindi nila alam na ang mga deposit, mga ka-TH, andyan sa bato. At ito ay hindi mga gold bars, ito ay mga diamonds. Ang mga gold, kadalasan, mga ka-TH, nilibing yan ng mga Hapon sa mga malalalim na part ng lupa. Kaya kadalasan, ang diamonds ay makukuha natin sa mabababaw na area. Minsan, andyan nga sa mga surface, kikita natin, ilagay nila sa mga naglalakihang mga bato. Pero kadalasan, sa experience ko, ay sa mga pabilog na bato or parang itlog, nilagay nila, mga ka-TH, na mahuhukay namin sa hindi pa umaabot ng 1 meters, mahuhukay namin ang mga deposit. Kaya yan ang tingnan natin, dahil paiba-iba ang pamamaraan ng mga Hapon. At ito, kung makikita ninyo, mga ka-TH, talasan ninyo ang inyong mga mata, dahil ito ay sikretong marka. Isa itong uri ng arrowhead. Yan, mga ka-TH. Arrowhead yan. Letter V sign. Ito daw ay nakaturo andoon sa gitna ng kanilang hinuhukay. Kadalasan, ang meaning nito, ibigay natin, ito ay arrowhead. Ito ay nagtuturo ng hole under or butas, mga ka-TH, na kadalasan mga change direction or mga small tunnel na andyan sa ilalim ng lupa. Kaya mag-ingat ang lahat ng mga treasure hunter, dahil meron yung change direction na ginagawa ng mga Hapon. Gumawa sila ng mga small chamber doon sa ilalim para paglagyan nila ng mga deposito. Kaya yan ay nagpapahiwatig ng hole
ang ganyang uri ng marka, letter B, letter V, sign, as in vine. At itong susunod, ito pa rin ang letter V, mga ka-TH, na ginawa ng measurement ng ating kapwa, TH. Ang ginamit niyang measurement ay itong mitrosan or gamit ng mga karpintero. Pero kami mga ka-TH, ang ginagamit namin, roller. Roller mga ka-TH, ang ginagamit namin sa ganyan. Pero pwede naman yan. Maliit naman ang mga ilang guhit lang ang difference. Yan ang letter B. Kung makikita natin, nasa mga 5 inch mga ka-TH ang lines nito patungo dyan sa arrowhead. Pwedeng bigyan natin ng 5 meters mga ka-TH. 5 meters ang pinapoint niyan. Yan pa ang hukayan ninyo mga ka-TH galing sa sign na nakuhaan ninyo niyan. 5 meters ang dagdag na hukay para matunto ninyo ang tamang spot ng small tunnels. Meron kasing iba't ibang pamamaraan ng mga Hapon na pwedeng gawa nila ng tunnel para doon ilagay ang mga deposit. Pero ang iba mga ka-TH, tinabunan lang ng napakalapad na bato. Under ng malapad na bato, nilagay lang ng mga Hapon mga ka-TH. Vertical or horizontal tunnel. Merong mga ganyan mga ka-TH. At ito ay countersign doon sa letter V na sign mga ka-TH, as in vine. Pero pwede rin itong maging L. Lagyan ko mga ka-TH. Yan. Yan ay magpapahiwatig ng change direction. Letter L, sign. Kaya tingnan ninyo sa may-ari ng pictures kung saan ito banda nakuha. Gamit kayo ng kompas. Kapag dito yan, example, dito yan nakuha sa north. At ang heart marker na may tapyas dito sa west side, yan ang tandaan ninyo. Dahil kapag saan nakalagay ang mga printers, lalo na itong letter L, ay doon ang possible tunnel or possible deposit mga ka-TH. Dahil yung mga letter L ay change direction, ganyan mga ka-TH. Guhitan ko dito. At ito ang lupa na nahukay nila mga ka-TH. Kung tingnan natin, ito ay semento na or hardener. Merong nag-comment sa akin na pinangalanan niya ang uri ng mga liquid cement or hardener na ginagamit ng mga Hapon. Ito ay zinc liquid mga ka-TH na ginagamit ng mga Hapon na hinalo nila sa mga buhangin or mga palanas. Yan ang ginagamit ng mga Hapon para pag-seal ng mga deposito. Ito ang uri ng lupa mga ka-TH. Kung tingnan natin, simento na. Napakatigas niyan. Yan ang nilagay ng mga Hapon, zinc liquid. Actually, kung hindi ako nagkakamali, kumawa ako ng kaunting research niyan mga ka-TH. Kadalasan, ang zinc liquid ay makukuha sa Indonesia. Sila ang tagagawa ng mga inodoro. Kung hindi ako nagkakamali. Lupa ayan mga ka-TH na nilagyan lang nila ng tubig. At nilagay nila sa mga
molding o pagawaan ng inodoro. Lupa lang yan mga katiits na maputi. At yan ang kadalasang hinalo nila sa mga buried site nila. Tumitigas yan mga katiits. At meron ding liquid hardener na ginagamit. Ini-spray lang nila ng mga hapon mga katiits sa lupa. Kahit lupa na ordinaryo ay titigas mga katiits. At ito yung cemented part na nahukay ng ating kapwa katiits. Kaya yan ang dapat nating tandaan na malapit na sila sa ganitong area. Yan ang possible katiits. Yan ay flooring na tinatrabaho ng ating kapwa katiits. Yan ay buhangin o palanas na nilagyan ng mga hapon ng mga hardener. Kaya sa may-ari ng mga video na ito or picture, tuloy kayo katiits at bantayan ninyo ang iba't ibang mga markers na andyan sa lupa at update kayo sa lahat ng mga markers na mahuhukay ninyo. Open ang aking FB para sa inyo. Libre yan mga katiits. At hindi ako kailanman humihingi ng bayad. Itong pag-upload ko ng video, ito ay parang kabayaran na sa serbisyo ko sa inyo. At yan lang po. Maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa aking YouTube channel, Golden Philippines, Treasure and Code. God bless you. Sa ating mga katiits at ingat lagi.